Magandang umaga mga kabulgar at mga ka-hashtag celebrity BTS. Ito na naman po tayo sa episode 4 ng ating special edition ng hashtag celebrity BTS kung saan kasama ko pa rin ang ating mga resident numerologists and astrologists na sina Maestro Honorio Ong and si Senior Socrates Magus. Para po sa mga nagtatanong last week kung bakit wala po kami FB Live ng hashtag celebrity BTS, gusto po namin ipaalam na pumanaw na po ang aming pinakamamahal na po sing Rainier season dito sa Boulevard last week. Kaya po hindi kami nakapag-air at nakikiramay po kami sa pamilya season sa pagkawala ni Sir Rainier. And syempre po, ngayon po balik na po tayo sa ating pakikipagsikahan sa inyo. Kung may mga tanong po kayo, feel free to comment po dun sa aming FB Live. And gusto lang po namin sabihin sa mga hindi pa po nakapagbasa ng Bulgar for today, ito po yung copy ng Bulgar for today. Magbasa po kayo para lagi po kayong updated. And for this episode po, ang mga itatakal po namin ay sina John Lloyd Cruz, Ellen Adarna, Angelica Panganiban, Sara Geronimo, and Mateo Budicelli. Ano ang mga naghihintay na kapalaran sa kanila ngayong 2020? Pero bago po tayo magpatuloy, ipapakilala ko po muna at i-welcome po muna natin ang ating mga guests, sina Maestro Honorio Ong and Senior Socrates Magus. Bati muna po kayo sa ating mga taga-subaybay sa Bulgar. Ako po si Senior Socrates Magus. Ang kolum ko po sa Bulgar, ang karunungan lim, panaginip sa alamin ng buhay at ang daily horoscope. Inaanyayaan ko po kayong mamalaging maging suki ng ating dyaryong Bulgar. Marami po kayong matututuan, kakaiba po ito kaysa sa iba pang newspaper. At every Sunday, dito po sa Bulgar BTS, 12 o'clock ng tanghali hanggang onward. Salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang bagong taon po. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Maestro Honorio Ong. Magtuturo na naman po tayo sa pamamagitan ng numerology, astrology, at iba't ibang paraan upang mahulaan nyo o maanalisa nyo ang inyong kapalaran dito po sa ating programang Celebrity BTS. At ako pa rin po ang inyong attentionist na bida, makakasama nyo sa pagtatanong sa mga kapalaran ng mga paborito nyong artista ngayong episode na ito. Okay, simulan na po natin. Maestro and Senior, nung mga nakaraang episodes po natin, ang daming nagtatanong tungkol sa mga kapalaran nila na Dean, James, Liza, Enrique, Miss Sharon Cuneta, Casey. This time naman po, ang pag-uusapan po natin, anong naghihintay na kapalaran kina John Lloyd, Ellen, Angelica, Sarah, and Mateo? Unahin na po muna natin sina John Lloyd at Ellen Adarna. Kasi kamakailan po, napabalita na hiwalay na nga po sila. Although wala pa naman silang confirmation hanggang ngayon, hindi rin nila confirm nung nagkaroon sila ng anak, sila. Ngayon, nananahimik din sila sa balitang hiwalayan. Pero ang balita po kasi ngayon ay babalik na sa showbiz si John Lloyd Cruz at si Ellen naman ay nakikita na rin na may bagong partner nakasama. So, sige po, si John Lloyd, ano po ang nakikita niyong mangyayari sa pagbabalik niya sa showbiz? Meron pa po ba siyang babalikan? Paano pong magiging reception sa kanya ng mga tao? Ang zodiac sign po ni John Lloyd ay Gemini. Ang Gemini po ay isang zodiac sign na bagay na bagay sa mga artista. Cancer. Ay, cancer pala po ito. June 24, 1983. Hindi, pasok sa Gemini. Nasa pagitan ng cancer at Gemini. Yeah. Okay. So, ito pero saan ang mas lamang sa kanya? Sa cancer o sa Gemini? Ang Gemini po ay positive sign. Kaya 7 days, last day 7 days ng zodiac sign na cancer ay may impluensya ng zodiac sign na Gemini. Dahil ang zodiac sign na cancer ay weak at ang papasok na zodiac sign ay Gemini ay positive. Malakas. Kaya ang muli, parang aral at turo namin sa inyo, 7 days sa last day ng zodiac sign na cancer ay makikita na may impluensya siya ang kanyang kapalaran ng susunod na zodiac sign na Gemini dahil super malakas po yon. Kaya siya ay makikitang artistahin
Kamukha niya nga ito, bagay na bagay kay John Lloyd ang Gemini. Kasi po yun ang planeta ng mga artista. Si Mercury. Yung pong Mercury, ang zodiac sign ng Gemini ay Mercury. Siya po yung kulay niya parang pilak. Kaya ang tawag sa mga movie, sa lumang Tagalog, pinilakang tabing. Mapapasin nyo sa tang pilak. Kaya ang lahat ng taong may pilak or glitters na parang pilak ay mga anak na Gemini. Magkaganon man, may panahon ng lahat ng bagay dahil si John Lloyd ay 1983, may edad na, bagamat hindi siya mawawala sa pinilakang tabing o sa daigdig ng mga artista, hanggang kahit siya tumanda, sa ngayon, ang kanyang konsentrasyon, maaaring din niya palang nasabi, nasa business, sa pagpapayaman, sa negosyo. Kasi ang isa pang epekto ni Mercury ng Gemini sa tao ay ang magnegosyo. Sa iwat sa gusto niya, itutulak siyang magnegosyo. Bagamat habang buhay siyang magiging artista. Kaya matatala sa kasaysayan, si John Lloyd, kamukha ng mga artistang dati na nating inangan, matanda na, ay nasa showbiz pa. Hindi kamukha ng ibang mga artista na naging artista na wala na. Nawala. Hindi na umabot sa katandaan. So, ibig sabihin, senyor, yung kapalaran ni John Lloyd, mas matimbang kung nasuswertihin siya o mas maganda yung karir niya kapag pinagpatuloy niya yung showbiz kaysa sa pagninegosyo. Ito pa. Dahil malakas ang Gemini, first 7 days ng zodiac sign na next preceding zodiac sign ay sasakupin ng Gemini. Kasi po, nauuna yung Gemini sa Cancer. Yun naman sa kabila na 7 day, last day, nung preceding zodiac sign. Kaya ang Cancer, sa kanyang mga unang 7 araw, ay paghaharian pa rin ng Gemini. Kasi po, June 24 yung nakapasa dito ng date, papasok sa Cancer. Tapos yung kanyang ruling planet, Venus. Yung kanyang personal number sa numerology, kumbaga kay Maestro, sa magbasa po kayo ng Bulgar sa guhit ng mga sa kapalaran ay sa numero, sabi si Maestro ay nagsasabing ang 2 plus 4 ay 6. Si Venus yung ruling planet. Ruling sabihin na, senior, pag ruling planet ang Venus. Apakalakas ng karisma sa mga babae. Kaya siya ang habulin, si ang mangyayari sa kanya o habulin. Ang pangkaraniwang dahilan ng kanyang problema sa love life, pagseselosan nung in love sa kanya. Kasi siya ay gustuin o ligawin ng mga babae. Ganun po yung pinaghari lang bunta ng Venus. Dadagdagan lang po si ni Maestro. Maestro, ano namang nakikita mo ni Senyor Habulin daw si John Lloyd? So, eto pang 2020, mas magpo-focus siya sa career niya or sa love life? Lilinawin lang po natin dahil magugulat kayo dahil sabi ni Senyor, June 24, 1983, ang birthday ni John Lloyd. Ba't niya tinatawag na Gemini? Samantalang sa regular horoscope, kung magbabasa ka ng mga dyaryo, makikita mo ang June 24 ay sakop na ng Cancer. Okay. Pero hindi po ganun kasimple ang pag-aanalisa ng kapalaran. Halimbawa, katulad ni John Lloyd, malapit to sa Gemini. Dahil kaaalis lang ng zodiac sign na Gemini papunta sa Cancer. Pag-aaralan mo ngayon, ano ba yung mga kinikilos ni John Lloyd? Ang kinikilos niya pang Gemini. Halimbawa na, di ba siya yung umiinom ng ano, ng alak, ganun-ganun? Paano ba yun? May image si John Lloyd. Hindi ako masyadong ano eh. May sa image mga si John artista. Lloyd, lang natin. Umiinom, pero syempre lalaki naman si John Lloyd. Pero nakakayan niya namang dalhin yung sarili niya. And in fairness kay John Lloyd, hindi naman naapektuhan yung performance niya sa pag-arte. Kung nababalita mang medyo alcoholic siya. Kasama yun sa impluensya ng Gemini, yung mga bisyo. Oh, bisyo. Yung mga Gemini napupunta sa bisyo in negative side. Kaya yung tinuturo ko sa inyo, tatlo di ba tinuturo ko sa inyo kung paano aanalisahin ang kapalaran? Birth date, zodiac sign, destiny number. May isa pang napakahiwaga, yung Paddick number. Nasa libro natin yan. Yung Paddick number, sa book natin. Makikita niyo yung Paddick number. Ha? Yung Paddick number o nakatagong number mo o nakatagong personalidad mo, hidden number, pwede rin natin itaw. May darating na tao dyan, hindi natin alam ang birth date,
hindi natin pwedeng tanungin. Pero pwede naming sabihin sa inyo ni Senyor kung ano ang pagkatao niya. Katulad mo, may pag... Paano nakukuha yun? Nasa ano na yun, nasa pag-aanalisang, kumbaga hindi naman psychic, kundi scientific pa rin. Katulad mo, pag bigla kang dumating, sasabihin ko kay Senyor, tingnan natin si Jia, walang birthday. Ang hula ko dyan, may pagka-Venus. Dahil mahaba buhok mo, sexy ka, maganda ka. Kahit tanggalin mo na lahat yung birth date mo, sigurado nai-influensya ang ka ni Venus. Pag naman may dumating na nakaitim, kamukha mo, pwedeng sabihin ni Senyor sa akin, mali ka maestro, Saturn ang nakaka-influensya dyan or Uranus. Sa madaling salita, yung paddock number mo, maring pagtalunan muna namin dito dahil nag-aaral nga tayo ng kapalaran, kung 6 ba o 8 or 4. Ganon din dito kay John Lloyd. Bagamat Cancer siya, mas nananig sa kanya yung planetang Mercury na siyang ruling planet ng Gemini. Kaya kapag totoong-totoo o seryoso ka na nag-aanalisa ng kapalaran, kailangan analisahin mo in-depth, malalim. Anong personality ng Gemini na nakita niyo sa kanya? Para una-una, mababa siya. Para mababa yung height niya, di ba? Yung hindi niya siya malaki. Matangkad. Oh, 'di ba? Parang hindi malaki-malaki. Oh, hindi mataas, aris. Hindi mataas na mataas. Medyo chubby. Oh, mga ganun-ganun. Oh, tapos yung buhok niya, basta may pagka-Gemini siya na mahirap i-explain. Pero Gemini ito, 'di ba, yung queen, yung may queen ba, tama ba? Tama, tama. So pag may queen na ganun, ano ibig sabihin? Parang dual personality ba 'yon? Kasama na 'yon, pero ang higit natin ini-emphasize dito yung mga malalapit sa bisyo. Tapos hindi permanente love light niya. Tapos yung, dahil air yung Gemini, hindi air sign siya. Air siya, oh tama, air. Hindi siya masyadong magiging stable sa lahat ng bagay. Unless matuto siyang mag-concentrate. So, kasi yung Gemini, quick yung madulas. Parang mabilis magpalit. Oh, silver, oh gano'n ha. Sa kapati karir. Ngayon, kaya pala, pansamantala iniwan ni Jadin yung karir niya. Hindi niya rin alam yun, na nai-influensyaan siya ng Gemini. Kumbaga, it happens. Oo, kaya na-attract niya ngayon tong si Aries. Sino naman itong si Aries? Si Ellen Adarna. Dahil ang Aries ay isang fire. Igdagan ko muna yung ano. Ngayon, dahil isang fire ang Aries, yung Gemini ni John Lloyd, bagamat Cancer siya, ay isang air. Ma-attract niyo talaga. Ang air at ang fire ay magkakaroon talaga ng attraction. Ngayon may dadagdag si Senyor tungkol kay John Lloyd. Na banggit po ng ating editor-in-chief na ano ang kahulugan ng kambal do sa Gemini. Ang kahulugan po ng kambal, kung kayo mga taga Gemini, kambal na swerte. Kaya po sila inaawat na magsugal sa mga kasino dahil sila po ay tatama ng kambal-kambal. Kaya dahil friends kay John Lloyd, wala naman siyang image na sugarola sa alcoholic. O kaya po sila, kung hindi man mapunta sa kasino yon, basta sa kabuuan, kapag sinuwerte si John Lloyd, kambal. Kambal swerte. Oo, kakatok sa kanya, kumbaga sa weteng, nanalo siya. Mamaya, tatawagin na naman siya, nanalo. Hindi ka panipaniwala na kambal. Kung hindi man mapunta sa sugal, sa lahat ng swerte, ay merong kambal na panalo. Dalawang offer ng pelikula, dalawang sabay. Pero sa kanilang bayan, Senyor, yung pagiging kambal ng swerte niya or pati sa love life, kasi yung love life ang tatanungin natin ngayon na pag-usapan natin, naghiwalay sila. Kambal din ang kapalaran, no? Ellen Adarna. So, bakit hindi ba siya swerte sa love life? Ay, ang swerte po, ang hindi tao nagsasabi. Basta yung ibig sabihin, kambal kapalaran sa Gemini. Kaya dalawa girlfriend, kambal din yun. Ang ibig sabihin po ng kambal, hindi yung dalawa eh. Kambal-kambal yun. Yung simbolo lang, dalawa, pair. Pero sa totoo lang, maraming kakambal yun. Kaya nga itong... Parang sabay, ganun? Sabayan. Sabayan, o konti lang ang diferensya. Kaya yun ang magiging... Nag-overlap. Yun namang swerte ba ang tao? Kasi ang definition ng swerte, iba-iba sa tao eh. Pag nagsisikap ka, yumamang ka, sasabihin ng tao, swerte mo. Swerte ba yung pinagsikapan mo? Naglalakad ka, nakapulot ka ng sambag na pera, ayun yata, swerte. Pero yung mga tinulungan ng magulang, wala namang ginagawa, sasabihin lang din ng tao, swerte, palagi kong malas. Kaya yung pong definition ng swerte, ang tao lang ang nagsasabi, tsaka tayo rin, tayo bilang tao. Pero ang totoo, kambal kapalaran, isa pang kahulugan nun, kambal din yung nasa isip niya eh.
negative, positive, sasabi ni Maestro. Kaya sila mabilis magpasya. Dalawa agad ang pasya nila, eh. Tatlo agad, eh. Mabibilis, eh. Yun po ang negative side nung sa Gemini. Pero muli, dahil sila may kambal kapalaran, tinitiyak na pag sila nanalo sa sugal, kambal. Baka sila malulong. Kasi ang planetang Mercury... Oh, wag kang magsusugal, tsaka wag ka na rin iinom. Kasi may kakambal yun, eh. Baka sakit ang kakambal nun. Pinapayuhan ka kahit katamtaman lang sa alak, wag ka nang uminom. Ganun okay. Po yun. Ngayon, ang tanong natin, since si Ellen Adarna naman ay April 2, 1988 na isang... Ano? Scorpio. Scorpio. Ganito kasi yan, Jai. Papinalin na natin kung compatible ba si Ellen Adarna at si Angelica. Aris. Si Angelica, Scorpio. Ganito kasi yan eh. Nung una, ang karakter ni... Si Ellen Adarna ay isang Aris. Nakakompatible ng Gemini. Pakinggan mo mabuti ha. Si Angelica, isang Scorpio, nakakompatible ng Cancer. Ganito kasi yan eh. Nung una, nananaig sa kapalaran ni John Lloyd yung pagiging Cancer. Nung nagulo na isip niya dahil air ang Gemini, na magnet niya ngayon ng isang Aries. Kung ano yung nananaig sa pagtandaan natin yung basic, character is your destiny. Pwede ka naman magpabago-bago ng character dahil tulad ng tinuturo ko, pwedeng maging kapalaran mo yung birth date mo, pwedeng maging kapalaran mo yung destiny number mo, pwedeng yung zodiac sign mo. Ngayon, nagdagdag na naman tayo ng bagong kalituhan, pero hindi kayo dapat malito, yung paddock number mo. Pwede yun eh. Ganun na nangyari kay John Lloyd. Nung una, nakakonsentrate siya Cancer. Sa career, sa family, maayos na maayos. Na-attract niya ron si Angelica. Nung gumulo yung isip niya, pumasok yung air sign sa kanyang buhay dahil Gemini. Na-attract niya naman si Ellen Adarna. Kaya yung Gemini, makikita mo, Quicksilver nga, yung pabago-bago, hanggat si John Lloyd ay na-i-influensya ng air, katulad din ng mga tinuro natin sa Capricorn, yung mga nakaraan nating pag-aaral, Capricorn ba papairali ni Misyaron Cuneta o yung planet na Venus. Ganon din kay John Lloyd. Hanggang umiiral sa kanya yung pagiging Gemini, hindi siya magkakaroon ng stable na career at love life. Papainalin na natin kasi ito nga turo o payo kung ano ang dapat mong gawin sa iyong kapalaran. Dapat ang pairali ni John Lloyd ay yung pagiging Cancer niya. Para nakakonsentrate siya sa family, sa simpleng buhay, sa emosyon, sa masayang tahanan. Para ma-attract niya uli itong Scorpio naman na tunay niyang kakompatible. Kung gusto niya ang career na stable. Pero dahil may kanya-kanya tayong pagkatao, ikaw maaaring katulad nung anak ni Sharon Cuneta. Si Casey, kung ang gusto niya yung marami siyang pakikipagsapalaran, kung saan ka maligaya, di ba? Pero dito kay John Lloyd, yun nga, kung gusto niya nang maging stable, panaigin niya yung Cancer. Paano mo mapapanaig yun? Dapat, magsuot yung mga paborito mong kulay, berde, tas mga kaibigan mo, papasukin mo uli yung mga water sign, Scorpio, Pisces, tsaka mga earth sign. Doon ka uli makipagkaibigan, makipag-communicate, makipag-sosyo. Doon mababalik yung karir mo sa maayos na pag-andar ng Cancer. Kaya lang, Maestro, baka naman pag binalik niya yung pagiging Cancer niya, magkabalikan din sila ni Angelica Panganiba na isang Scorpio nga. Okay, sila compatible. Diba? Ang totoo kasi magka-compatible Cancer at Scorpio, siya makakasagot kung saan siya higit na mas maligaya. Yung pagiging Gemini niya ba, na ang na-attract niya yung isang Aries, ang fire ay isang malikot din na element, gumaganon-ganon. Kaya nga, so... Hindi rin stable ang karir ng mga Aries. Manahilig din sila sa pakikipagsapalaran na kay John Lloyd kung ano ang gusto niyang piliin at panaigin. Duduktungan po ni Senyor Socrates yung tungkol dito sa mga element. Na ano ba dapat panaigin ni John Lloyd? Cancer na Gemini or para ma-attract niya yung Aries at kung Cancer naman, Scorpio ma-attract niya. Saan higit na mas magiging maligaya at mas uunlad ang karir ni John at Lloyd? At mas magiging maayos yung buhay niya. Ang kaayusan po ng buhay ay nagmumula sa maayos na pakikipagrelasyon. Sa simpleng pakikipagrelasyon. Kapag ka po komplikado ang relasyon, hindi po maayos yun. Kaya nire-recommenda kay John Lloyd, tama si Maestro, sa Cancer. Kasi po, andun ang kaayusan, andun ang tubig. Tubig po yung Cancer, di po ba? Water sign. Ang tubig ang banayag.
malamig nandyan. Kung nauuhaw ka at pagod ka na, tubig. Hapong-hapo ka na, tubig. Kung mainit na mainit ang ulo mo, tubig din. Tubig po ang nagbabalanse sa lahat ng over ng tao. Kaya ito si John Lloyd o tayong lahat, pinakamahalaga ay mayroon tayong best friend or girlfriend o ano man na water sign. Ito pong si Ellen Adarna naman, nasa Aries. Hindi natin malaman, ito ba ang kapartner ni John Lloyd? Eh, wina-warningan. Hindi po pwedeng makapag-asawa siya ng maaga. Kasi po, Aries eh. Asaka ang dragon, pinag-aarian siya ng Chinese zodiac sign na dragon, super powerful. Mm-hmm. Kaya ito po, makapipil si John Lloyd na ma-under siya ng malalim. Yun ang magiging dahilan ng pagkakagalit nila. Mas powerful si Ellen kesa kay John Lloyd. Si Angela po naman ay Jessica. Tiger, matapang. De parang power din. Eh, pero matapang. The eyes of the tiger. Nakakatakot ang titig nito. Mapapasunod si John Lloyd. Pero sa kasaysayan nitong tatlo, mapapansin, ang naging malapit sa buhay ni John Lloyd, isang dragon, isang tiger. Kailangan niya pala tapang. Mm-hmm. Pero matatapang pala ng mga matatapang. Kanya, diba? Oh. Isang tiger, isang dragon. Pero mas masarap, mas maganda pa rin ang kay Angelica dahil yung tapang niya ay na minimize ng pagiging Scorpio, yung pinapaliwanag ni Maestro, na minimize ng water sign. Kaya si John Lloyd, iniisip na ngayon kasi, hindi man natin nakaharap, ang family life. Hindi, lagpas na ito sa happy life ng mga bata eh. Yung happy-go-lucky. Oo, oh, hindi na. Ang concentrate niya, negosyo, ang pagiging artista habang buhay at family life. Kaso nga, senyor, ang nangyari, di ba umalis siya sa showbiz, pinili niya si Ellen Adarna, pero hindi nga sila nag... Nangyari lang yun dahil napaka-powerful nga po ng dragon eh. Hindi naman yun ang gusto ni John Lloyd eh. Malamang ang may gusto nun, si Ellen Adarna, the dragon, the powerful. Eh pero dahil nga super powerful yun, wala naman taong gusto siya alipin, siya yung mapangimasok, later on, mahihiwalay. At dahil si... Ang number one pa, si Ellen Adarna, bawal ang makipagrelasyon ng malaliman sa mga ganitong panahon. So, hindi bata siya yung tipong ng babae na pang wife material. Hindi. Bilang pagtatapat, maganda yung sinabi ni Ma'am. Hindi nga po ang sagot. Kaya itong si Angelica naman, the tiger in the water, ay napakaga... Ang hindi ganong kagandahan dito, yung taong 4, yung sinasabi ni Maestro ng taong 4. Kasi November 4 siya, lihim na malulungkutin. Kung kaya maraming emote si Angelica. Oh, kung hindi mai-emote, hindi maiiyak, pipigilin sa sarili, ang tendency na makapag-contemplate sa suicide ay kanya rin pipiliin, kamukha nila na din. Tsaka yung mga taong 8, kasi nga, kailan iiyak ng tao ang kanyang sama ng loob, huwag niyang hadlangan yun. Kasi pag lumabas yun, malakas na kaya ka naiyak, hindi ka naintindihan ng mga kapwa mo. Eh kung hindi mo pa iiyak yon, ang dulo nun, tendency to commit is suicide. Tendency lang, hindi naman magkukommit eh. Iisipin niya lang. May suicidal tendency. Oo, pag-iisipan niya lang yon, wala namang hindi naman matutupad. Kasi nga eh, naiiyak siya. Mas magandang naiyak. Alam niyo ba kaya siya ba naiyak? Kaya siya naiyak? Kasi Scorpio water. Yun po yun. So maraming luha. Pero yung tipo ba ng babaeng katulad ni Angelica, sabi nga marami siyang emote. Swerte ba siya sa love life? Anong nakikita niyo po sa base sa kanyang kapalaran? Ito para kaswerte na. Para swerte ito mga November 4. Ang unang 4, kung makikita at mababasa natin sa Bulgar noong pa man hanggang ngayon, 1-4. So swertein ka kung mapapangasawa mo 1. Ang 1 ay dasan. Oh, de magkakaroon ka ng init, sigla, lakas. Yun ang mga qualities ng dasan eh, na kailangan nung 4 na negative Saturn or sa bagong astrolohiya ay Uranus. Oh, kaya kung gusto mo ba swertihin, kumuha ka ng swerte, sa biglang tingin, dasan ang swerte. Oh, kaya mga taong 1, kumuha ka. Meron siyang nakuha dito kay John Lloyd eh, dahil na-influensyaan nga si John Lloyd ng planetang Mercury sa Gemini kasi 7 days ng unang araw ng Cancer ay na-influensyaan pa ng powerful sign na Gemini eh. Sa lumang astrolohiya, ang the Mercury at ang the Sun isa lang sa pagtingin. Kasi po,
nung sinilip ng mga astrologer sa unang panahon ang dasan, maliit masyado Mercury kasama sa nakikita sa pagsilip sa sun ang Mercury. Kaya akala nila isa lang planeta yung kasi magkalapit, closest to the sun, ang planet Mercury. Kaya sa mga lumang libro, the Mercury and the sun, isa lang. Doon nakakuha si Angelica ng the sun doon sa Mercury. Yun ang nagbigay sa kanyang lakas at saya kasi sa totoo lang, malungkot ang buhay ng mga taong 4. Dadagdagan lang po ni Maestro sa numerology ni Angelica ang pagiging 4. Meron tayong naunang dati. Maestro, ano bang dapat gawin ni Angelica para yun nga, yung mawala sa kanya yung personality na pagiging malungkutin, para gumanda na yung love life niya? Sama na natin to. Ano ba dapat gawin nilang tatlo? Okay. Unang-una, si John Lloyd, lagi nating tandaan na magkahalong Cancer at Gemini. Dahil magkahalong Cancer at Gemini, nagugulo karir niya. Nagugulo love life. So hindi, walang kinalaman dito si Elena Adarna. Wala kasi muna. Nagsasabi, naku, parang gumulo yung buhay ni John Lloyd nung napunta siya kay Elena Adarna. Wala kasi muna. Kasi nila. Tandaan po natin, uulitin ko na, character is your destiny. Kung ano character mo, yun ang mahihigop mong kapalaran. Okay. Nung naging Gemini ang character ni John Lloyd, nahihigop niya ang isang Aries. Noon naman naging Cancer ang karakter ni John Lloyd, nahigop niya ang isang Scorpio. Kaya silang tatlo, paano ba sila magiging maligaya? Sino ba talaga dapat higupin ni John Lloyd upang maging maligaya siya? O sino ba dapat ang ma-attract niya upang maging maligaya siya? Ganun din si... Huwag yung higupin ni John Lloyd. Doon na tayo sa ma-attract. Masyadong higupin eh, no? Kung sino dapat ang ma-attract mong pagkatao, at personalidad, okay. Yun din ang a-attractin mo. Kung ano pagkatao mo o personalidad, yun din ang a-attractin mo. Sino nga sa between Ellen and Ellen and Angelica ang mas okay na ma-attract ni John? Tandaan natin, kapag Gemini, malikot ang iyong kapalaran. Hangin ang iyong kapalaran. Pero pag Cancer, ang kapalaran mo unang-una moon. Family-oriented. Okay. Yun yung ideal ng mga Pilipino. Ah, tama. Masarap na buhay ng isang pamilyang typical na maligaya. Mm-hmm. Ang ideal naman ng mga Amerikano, alam naman natin, yung magdi-divorce, ranasin mo kaligayahan, huwag kang mag-sacrifice, iwanan mo yung asawa mo. Iba ang kultura ng Pilipino. Sa Pilipino, manatili ka sa iyong pamilya, yan ang tinatawag na success. Ganun din naman ang kung nais nating maging maligaya sa pananaw natin, si John Lloyd, dapat manatili siya sa pagiging Cancer. At maa-attract niya naman ang isang Scorpio. Ayan. O yung Scorpio ang maa-attract ng isang Cancer. Doon sila magiging maligaya dahil pinakamaraming nagkatuluyan ay ang Scorpio at ang Cancer. So ayan na. So may chance pala na balikan nila niya dyan. Hindi lang chance. Ayan. Dapat yun ang gawin nila. Lalo na't may edad na sila. Tingnan natin ngayon ang destiny number ni John Lloyd. June 24, 1983. Pag pinag-plus-plus, 6 plus 24 plus 1983, 2013. Yung 2013, pag ni-reduce sa single number, ay number 6. Dito naman kay Angelica Panganiban, November 4, 1986. 4 plus 11 plus 1986, 2001. Yung 2001, kapag ni-reduce sa single number, ay 3. 6 ang destiny number ni John Lloyd, 3 naman kay Angelica. So yung may parang pattern. Tugma sila dahil 3 plus 3, 6. Ang tawag dito, series of 369. Magkaka-compatible sa numerology. Yung kay Ellen, anong destiny number niya? Number 5. Dahil ang birthday ni Ellen Adarna, April 2, 1988, 4 plus 2 plus 1988, 1994. Yung 1994, pag ni-reduce sa single number, 5, Gemini na naman. Yun yung number ng Gemini, 5. Ang bawat zodiac sign ay may number. Ang Cancer, ang number nito ay 2, o kaya 7. Ang Gemini, ang number nito, 5. Kaya tama si Senyor. Kanina, binabasa niya si John Lloyd, Gemini siya ng Gemini. Totoo, yun yung paddock number ni John Lloyd plus kaaalis lang ng zodiac sign
na Gemini patungong Cancer noong June 24. Walang kamali-mali na si John Lloyd ay isa ring mala Gemini na pagkatao. Pero ayaw ko nga doon siya mapunta dahil nga ang air ay hindi stable. Kung pass tayo ni John Lloyd, mas gusto nating maging Cancer siya para magkaroon siya ng stable family life preparation sa future. Kaya ang saktong-saktong kakompatible ni John Lloyd ay isang Scorpio na may destiny number na 3 dahil si John Lloyd ay isang Cancer na may destiny number na 6 at 6 din ang kanyang birth date ay si Angelica Panganiban. Habang si Ellen Adarna naman kung fans kanya ay dapat makatagpo siya ng isang dahil siya isang Aries, isang Leo o kaya Sagittarius. Mas bagay kay Ellen Adarna ang isang Sagittarius dahil mataas ang pangarap ng Sagittarius. Natugman-tugma sa mataas na pangarap ng isang Aries. Kapag nagsama ang Aries at Sagittarius, sobrang success sila na hindi yun matatagpuan ni Ellen Adarna kay John Lloyd dahil hindi naman nagiging sobrang success ang isang Cancer. Mami-misinterpret si Ellen Adarna habang nakikipagrelasyon kay John Lloyd na iisipin niyang dadalhin siya sa sobrang success o sa napakataas na career or ambisyon na hindi mangyayari kahit kailan kay John Lloyd yun dahil siya isang Cancer o isang Gemini. Wala sa Cancer at Gemini yung sobrang taas. Ganun ba? Yung pan-Jupiter. Jupiter kasi ruling planet ng mga Sagittarius. Bagamat ang Aries ay Mars. Pero magkatugma ang Mars at ang Jupiter. Pareho silang mataas na mataas ang career. So ang Cancer at Gemini, parang okay na sa kanila yung ano lang, nasa bandang gitna. Cancer at Gemini? Tama. Parang hindi sila makakaabot ng sobrang taas na ambisyon. Mm-hmm. Unless ang Gemini magnegosyo, sobrang yaman. Pero hindi yung napakataas na career at ambisyon. Kaya muli, ang eksaktong kakompatible ni Ellen Adarna ay isang Sagittarius or isang Leo. Ang tawag dyan, fire type sign. Aries, Leo at Sagittarius. Doon siya higit na magiging mas maligaya. So doon pala sa isang factor pala yun kung bakit medyo nagkaanohan sila ni John Lloyd. Yung personality nila si John Lloyd medyo low profile, pang-family na siya, ika nga ni senior. Then si Ellen naman, mataas pa pangarap niya. Yan ha, malinaw yan sa mga... Napakalinaw, lagi natin sinasabi, matapos mong malaman ang iyong kapalaran, ang iyong ugali, ang iyong destiny, ano ba gagawin mo? Isa lang, kailangan maging maligaya at magtagumpay ka. Yun ang araw-araw nating tinuturo sa Pahayagang Bulgar at sa ating celebrity BTS. Okay, ayan. Bago tayo mag-proceed, yun na Sara Jeronimo and Mateo Gudicelli, bigyan daan natin yung isang... Nag-comment sa ating FB Live na si Mark Dangel. Tama ba yung pronunciation Tangle. Ko? Magandang araw po, Maestro at Senior. July 31, 1982, birthday ko. Ano po ang kapalaran ngayong taon? Para sa iyo, Mark, sasagutin nila Maestro and Senior yan. Pero gusto rin namin pong i-announce na sa Feb 14, ito po kasi yung hashtag Celebrity PTS ngayon. Nakafocus po tayo sa kapalaran, buhay ng mga celebrities natin dito sa Pilipinas. Pero po sa Feb 14, magkakaroon po ng chance yung mga fans na Maestro and Senior na makadate sila. So kakaibang date po ito. Ito po yung mechanics para po kayo gusto nyo makasali, maka-face-to-face po sila, maitatanong nyo po yung kapalaran nyo. And magkakaroon nga po kayo ng chance na maging part ng Celebrity Media sa Feb 14 from 9 a.m. to 12 noon. Ito po yung mechanics. Ipadala lamang ang inyong tanong tungkol sa inyong kapalaran kasama ang inyong birthday, guhit ng palad, at ang pinaka-importante, selfie, sa mga mahilig mag-selfie, kasama ang Bulgar newspaper, katulad nito. Yan, mag-selfie po kayo kasama ng latest Bulgar copy. At hanggang, ipadala niyo po yan sa email na dateonoriosocrates@gmail.com. Hanggang February 7 po yung pwede kayong magpadala ng inyong entries. So, ayan po. Sa mga gusto pong sumali, mag-email lang po. Ulitin ko po ah. Wala pong space to. Mag-email po kayo sa dateonoriosocrates@gmail.com. Ayan. So, ayan po. Sagutin na po natin si Mark Langel. Ano po ang kapalaran daw niya? Hi, Mark. Una-muna, maraming salamat sa iyo. Dahil alam ko namang suki ka ng Bulgar at napakatagal mo nang sumusubaybay sa aming diaryong Bulgar. Muli, maraming salamat sa iyo.
Ang tanong mo po, kung ano ang kapalaran mo ngayong taon na itong year 2020, ikaw na nasa zodiac sign na Leo, na ang numero ay 1, ay significant number mo ang year 2020. Dahil ang year 2020 ay numerong 4, 2 plus 2 equals 4. Eh, dahil nga alam ko namang suking-suki ka ng Bulgar noon pa man at hanggang ngayon, naunawaan mo na mabilis na 2 plus 0, 2 plus 0 equals 4. At nabasa mo na rin, Chuck, na ang numerong 1 ay kakambal ang 4. 1-4 kung tawagin ng mga numerologist. Kapag nakakita ng 1, mabilis sa numerologist, kasama yung 4. Oh, significant number mo ngayon. Ang ibig sabihin po ng significant year mo ngayon, hawak mo ang iyong kapalaran. Ibig sabihin nito, ang kabiguan at tagumpay ay hawak mo. Kung gusto mo bang magtagumpay, itodo mo na lahat ang iyong kakayahan ngayong year 2020 at ikaw ay magtatagumpay. Eh kung hindi mo itodo muli, ang significant year or number ay hawak mo ang iyong kapalaran. Kung hindi ka kikilos, wala namang mangyayari sa iyo. Kaya itodo mo na muli, muli itodo mo ang iyong kakayahan nang magtagumpay ka sa anumang mitiin mo sa buhay. Ito po si Maestro. May dadagdag lang ako kay Mark. Ang birthday ni Mark, July 31, 1982. Kinuwenta ko na kanina. Ibig sabihin ng 31, 3 plus 1. 4. Pag pinag-plus-plus natin yung 7 plus 31 plus 1982, 4. 4 uli. Ibig sabihin... Double 4. Triple 4? Dalawang 4, isang 1. Saan ko naman nakuha yung 1? Sa zodiac sign niyang Leo. Di ba binanggit ko sa'yo kanina, bawat zodiac sign may number. Ang Gemini, 5. Ang Cancer, 2 at saka 7. Ang Leo ay 1. Ibig sabihin ng 1, Sun. Ibig sabihin din ng 4, Sun. Ang ruling planet ng 4 ay Uranus. Pero ang kanyang isa pang planeta ay Sun. Kaya napakalakas ng kapalaran ni Mark. Paano mo malalaman? At napaka-significant, ika nga ni Senyor. Paano mo malalaman kung dalawang klase significant, isang negative, isang positive? Dahil kakaiba. Paano mo malalaman kung swerte ang darating sa'yo ngayong taon na to? Madali lang, Mark. Mula nung nagsimula, ang January 2020, tingnan mo ang kapalaran mo. Sinuswerte ka ba? Halimbawa, meron kang gustong bilin, biglang may nagregalo sa'yo. Halimbawa, kung binata ka pa, gusto mong makita yung class mo, biglang madali mo lang malalaman kung bigla kang sinuswerte. Pag bigla kang sinuswerte o gumaganda kapalaran mo, in-increase ang kalimbawa sa iyong trabaho, tuloy-tuloy na yun at mas malalaking swerte ang mapapasayo. Pero kung napapansin mo, medyo negative ang pasok sa'yo ng taong 2020, ito'y tatawagin nating timing. Medyo magpahinga ka, magnilay-nilay o magsulat ka ng mga pangarap mo. Kasi pagdating ng kalahatian ng taon, mababago yan. Mm-hmm. Doon ka ngayon ta-timing na itodo mo na yung sabi ni Senyor. Kapag nakikita mo sinuswerte ka, doon mo na ibigay lahat ng gusto mong gawin at siguradong magtatagumpay ka. Ang ibig sabihin, Mark, sa taong ito, tiyak, may malaki kang tagumpay at swerteng darating. Hintayin mo yon at timingan mo. Perfect timing. Para perfect din ang makuha mong gift ng swerte at kaligayahan. Okay. Ayan, bigyan pa natin ng daan si Miss Rose Mayano. Ano po ang kapalaran ng mag-asawang July 7, 1981 at December 20, 1979 at yung anak daw nila ay March 13, 1982. June 11, 1960 po ako. Medyo magulo yung tanong niya. May tanong siya tungkol sa mag-asawa. Malamang ay ano siya, nanay siya nung dalawang mag-asawa. Nung isa nung mag-asawa lang. Kasi dalawang mag-asawa, magiging tapos, ako ngayon. So, yung mag-asawa, siguro as anak niya dyan. Anak niya yon. Okay. So, ano daw kapalaran ni na July 7, 1981 at December 20, 1979? Ang ipagpapalagay po ng anak mo dito ay July 7, 1981. Dahil ang kanyang asawa ay July 20, 1979 na malapit sa 1960. Parang ganun po mayayari. Malaki po ang edad nung pagitan, nung mag-asawa. Hindi, ang mag-asawa yung July 7, 1981 at December 20, 1979. Oo, yun niya. Ayun. Ah, tama, oo. Ang mag-asawa, July 7 at December 20, 1979. Oh. 2 years lang naman, senyor.
Ito po yun, kung yun ang malamang anak nila, nga, anak niya. Kaya po naging mag-asawa yun sa numerology 7-2. Kambal na numero muli yun. Kamukha nung 1-4 yun eh. Yun po ang ang ibig sabihin do, numerology, kali, super compatible sila. Sila po ay pinagtadhana, kumbaga sa mga pelikula ngayon. Yakap kapalaran sila eh, kasi kambal kapalaran din yun, 7-2. Kaya silang dalawa, kung magkoconcentrate sa negosyo, yayaman. Anong negosyo? Water type po ang 7-2 eh, water type. Kaya water type po ang number nila at sign dun sa 7 tsaka 2. Kaya ang negosyo po ay may kaugnayan sa tubig o tunaw na bagay. Mga mineral water. Tsaka mga drinks. Swimming pool, resort. Ang isa pa po, kung ano man ang gusto mong negosyo, wala na, hindi na pinag-usapan. Doon sa place of business, maglagay ka po ng aquarium or flowing na fountain. Muli, sa mga taong pinag-aharian ng water element, kung ano man ang inyong negosyo, ay pinapayo po na maglagay kayo ng fountain sa place of business or aquarium para makasagap kayo ng swerte or mga larawan na pang-display na mayroong water type, ilog, tubig, o painting na may water. Kaya yun po ang inyong, yun ang magpapayaman sa inyo. Ano yung isa pa? Yung isa, yung anak niya, si mga staff natin, si Mira at si Twinkle, maybe sa pagiging efficient nila, ang bibilis nila, ayan, nakalimutan na nila saan nila ilagay. Pero ayan, yung anak niya, parang March 13 yata o 31? Yung March 31, Aris ya. Aris, March 31 ba yun? Ayan, nawala na. Ito, ihanda mo ang loob mo. Pisces. Pisces. Ma'am Rose, ihanda mo ang loob mo, yung pinanganak sa March 13, Pisces ay maglalayo sa'yo, lalayo. Lalayo yan at mag-abroad yan at pahayaan mo lang. Huwag mo masyadong hikpitan dahil binabalaan ka na siya ay maglalayas dahil ang kanya mga swerte ay nasa malalayong lugar. Medyo gala rin itong ganito. Oo, gala. Hindi mo yan maaawat. Kasi po, hindi niya kayang mamalagi sa loob ng bahay ng may katagalan. Ang totoo nga, kahit mamalagi yan, tayo upo lang doon yan, hindi mahala magagawin. Ano pa yung isang dalawa? Nanay naman ay June 11, 1960. So tinatanong niya rin yung kapalaran niya for this year. Ano nakikita niyo kapalaran? Ang 11, master number 11 po eh. Wala yung mister, ibig sabihin nun, nahiwalay or namatay. Super number po yung number, master number 11 eh. Kaya, master number, super power. Kung hindi mo yun mauunawa ng sarili mo, yun, mahihiwalay ka o lalayoan ka ng mga anak at asawa at ng mga kapamilya kasi masyadong malakas. Dahil sa lakas niyan, dahil siyempre, matutulak ka ibang numero pero wala naman tulakan. Ang ibig sabihin, hindi ka maunawa ng mga malalapit sa'yo. Kaya kung kilala mo ang sarili mo na super malakas, maghinay-hinay lang. Bawasan mo ang iyong palautos. Ang iyong pakikialam o panghihimasok sa buhay ng may buhay. Dahil nga sa lakas na yan, lalayuan ka ng mga kapwa mo. Yun po. Ngayon, ang 1960, ilang taon na ba yun? Year niya ngayon. 57. Ano ba? 60? 60 ba? 60. 1960 eh. 60 siya ngayon malamang. 70. 70. Magsi-70 siya ngayon June 11. 70 na ba yan? 60 lang, 60. 60 lang. Kasi 50 kami. 60 lang. Oh, 60. Ah, 60, sorry. Oh, 60. Oh, June 20 pa lang pala tayo. Oo. Mag-60. Ang 11 at ang 11 po, dahil 60 ka na, hindi naman gano'n ang pinag-uusapan ng kapalaran eh. Ikaw po ay pinag-iingat sa mga sakit na may kaugnayan sa water. Yun po ang iyano sa'yo, dahil ang 11 sa single digit ay 2. Dahil 60 ka na, tama po yung nadidig natin mga payo ng doktor. Dapat nakaready ka at palakasin mo ang iyong katawan dahil hindi totoong laging malakas ang tao. Lalo na ngayong uso ang coronavirus. Hindi, walang kaya na alaman dito yung
sa water sa 11. Oo. Water diseases eh, water type diseases ang mangyari sa. Ano yung water diseases? Yung po ay number one sa urinary system. At saka dito po sa skin. At saka doon sa mga sasayalang bahagi ng katawan na 80% ay water. Yung po masasayalang katawan, wala namang... Respiratory. Oh, walang buto yun eh. Kaya yun eh, water. Kaya at saka skin disease. Kasi po eh, 95% ng skin organ po yun ay water. Ay, number one, yung urinary tract. Yun po. Yung sa ingatan mo. Ingatan mo. Kasi 60 ka na eh. Sige. Yeah. Mamaya na muna natin sasagutin yung kina Isabella Aldama at siya ka kay Sham Minya Shansang. Ano to? Chinese ba to? Japanese? Ano muna, i-discuss muna natin yung para sa, ito po, sa mga uga-aba, sa malapit ng ikasal na sina Sarah Jeronimo at Mateo Budicelli na ang balibalita, ikakasal nga sa March 14, 2020 hindi dito sa Pilipinas, kundi sa Italy. So, ang issue ngayon, hindi raw pupunta si Mami Divine dahil masama ang loob at yung daddy at mga kapatid lang doon ni Sarah ang pupunta. So, anong nababasa niyo po sa kapalaran ni Sarah at Mateo? Magiging masaya ba ang kanilang married life kung ganitong may, hindi pa man sila ikinakasal, may issue na hindi pa bore si Mami Divine at hindi pupunta sa kanilang kasal? Una, compatible din ba sila bilang mag-aasawa sila? Ang compatibility po ay ng astrologically compatible si Leo at ang Aries. Pares si po silang fire sign. Si Sarah Jeronimo. Since ang birthday niya ay July 25, 1988. Leo, tsaka Aries. Pareha si silang fire. Ay Aries kasi March 26, 1990. Pero tatapatin ko kayo, katulad nung unang nauna doon sa Dragon, sino ba yun? Ellen Adarna, Sarah Jeronimo, parehas na Dragon. Strong. Super strong, super powerful. Super powerful po ang Dragon eh. Eh, mahirap man maunawaan at hindi ganong kaganda ang balita. Deep inside, wala po silang saya. Kahit napakaganda ng boses nito. Kahit na masaya ang mukha niya, mabait o... Pero deep sa kanya, deep inside, malungkot. Paano ba malalaman yon? Eh kung totoong masaya to, dapat ang pamilya niya masaya rin. Ang totoo to, makikita na natin agad na yung Dragon o sino man ang Dragon, merong super lakas eh. Kaya ang nababalita, hindi natin alam kung totoo, laging hindi ka... Yun ang palatandaan na hindi totoong masaya itong si Sarah. Kahit malakas ang kanyang benta, makikita, malaki yayaman, magaganda kita, nananatili yung bakit kagalit niya yung magulang. Yun po ang totoo sa mga Dragon. Pero yung sadness niya, senior, nanggagaling lang dun sa problema sa family. Yun po ang lantad. Ay, hindi. Ang love life, siyempre, sa una, love yan eh. Love, eh, masaya, maligaya. Eh, hindi garantya na ang maligayang unlove ay hindi na uuwi sa unhappy ending, unhappy. Kasi po itong napapabalitang kasalang pang-abroad, ditong dalawang nagmamahalan, hindi, sabi nga ni Maestro kanina, hindi tradisyon ng mga Pilipino. Kaya ito'y pagsisimulan ng muling malaking hidwaan sa family. Eh, ganito po ang buhay eh, sa buhay Pilipino. Kapag masaya pamilya, maganda kapalaran. Pag may problema sa pamilya, huwag na asahang maganda pa ang kapalaran. Kasi ang lahat ay nag-uugat sa smallest unit of society na family. Kaya tama muli si Maestro, eh, pamilya uli ang tinginan. Eh kung hindi naman masaya family, chain reaction yun. Kaya hindi maganda, bagamat maaaring hindi na natin maawat, na ang kasalang nasa abroad na hindi naman tugma sa kulturang Pilipino, ayon niya kay Maestro, hindi yun kagandahan. Magiging susi yun ng lalo pang paglawak ng pagitan ng mag-ina. O ng, yung hindi nila pagkakaintindihan. Oo, malaking pagitan yun, hindi yun tinutugma. So, paano yun malapit na March 14? So, paano kung itutuloy nila yung kasal doon? Hindi naaawat po. Hindi po naaawat yung Dragon eh, kaya super power to eh. Tuloy yun. Matutuloy. Kaso nga sabi nyo, parang may nakikita kayong negative vibes dun sa kapag natuloy yung kasal,
dahil nga, sabi niyo, hindi nga nakasunod sa tradisyong Pilipino. Hindi nga. Tapos hindi patanggap ng nanay. Yeah, si Maestro. So, Maestro, anong dapat gawin ni Sara at Mateo para makontra yung ganung negative vibes at magtuloy-tuloy yung happy ending nila? Wala naman dapat silang kontrahin eh. Dahil sabi ko nga sa'yo, character is your destiny. Kung ano ka, yun ang mangyayaring kapalaran. Pero pwede mong pagandahin. Mm-hmm. Ngayon sabi ko, bakit naman walang dapat kontrahin? Pansinin natin yung kanilang compatibility. July 25, 1988, mm-hmm. ang birth date ni, ni Sara. Yes. Kapag kinuha natin ang birth date, 2 plus 5, 7. Mabait si Sara. Lahat ng 7, mabait, masunurin. Pagkatapos, ang destiny number naman niya, July 25, 1988, pag pinag-plus natin yung 7 plus 25 plus 1988, magiging 2020, i-reduce yung 2020 sa single number, magiging 4. Ang destiny number ni Sara ay 4. Katulad ng sinasabi ni Senyor, may malalim na kalungkutan si Sara sa kanyang sarili, unconsciously, dahil sa number na 4. Kaya anumang success o ganumang katayog yung nakuhang tagumpay ni Sara, laging may sundot ng kalungkutan. Kaya sabi ko kanina, character is your destiny. Mapapasaya mo pa ba 'yung sarili mo? Hindi na mawawala 'yung sundot ng kalungkutan dahil kakambal niya 'yung number na 4. At 'yun din ang price ng success. Kapag nasa itaas ka na, laging may anino 'yun. Walang success na walang anino. 'Yun naman 'yung compensation sa napakalaki mong tagumpay. Kaya ano man yung kalungkutan mo, Sara, ay bahagi na yan ng buhay mo. I-enjoy mo. I-enjoy niya yung kalungkutan niya at yung kanyang malaking tagumpay. Dahil kahit kailan, hindi aalis yung pagiging magkakontra sila ng nanay niya sa ibang mga pagkakataon. Mm-hmm. Dahil yun yung kakambal ng 4. Bihira sa mga 4 ang naunawaan ng kanilang mga magulang. Nagkataon naman, yun din ang birth date ni Mateo. March 26, 2 plus 6, 8. Yung 8 at 4, magkakambal na numero yan. Okay. Dahil 4 plus 4, yung sa 8. Okay. Tugma silang dalawa. Very compatible ang 4 at 8. Dahil sa kanilang daladalang parehong kalungkutan. Naalala mo yung... silang malungkot. Tama, deep inside. Nagtagpo ang dalawang malungkot. Kaya nung nagpasya silang magpakasal, dahil unconsciously yung kalungkutan, di ba sa Pilipinas pag nagpakasal ka, napakasaya. Isa yan sa pinakamasayang karanasan sa buhay mo. Unconsciously, nagpasya sila ng isa pa uling malungkot, pero masaya naman sila. Kumbaga sa ano, climax o yung medyo magulo. May saktong tawag doon. Nagpasya ngayon sila sa ibang bansa magpakasal. Hindi normal. Unique. Unique yung ginawa nila. Hindi natin mapipigilan yun dahil yun ang talaga nilang number at yun ang hinihingi ng kanilang unconscious self. Ikasal sila sa isang napakalayong lugar, ikasal sila sa isang unconventional na paraan. Pero mas suswertihin ba sila kung doon sila ikakasal sa Italy kaysa dito sa... Etong dalawa na 4 at 26, laging suswertihin yan. Laging, sa kabila ng kalungkutan, laging masaya yan. Yung sayang malungkot, yan ang laging... Masaya pero malungkot, balance. Yun yung nakukuha ng napakalaking tagumpay. Laging sinasabi yan ng mga success na tao. Masayang malungkot ako. Marami kang maririnig na ganyan. At kahit sa mga kwento, sa mga book, laging kapag nasa tuktok na, masayang malungkot ako. Yan ang kanilang nararanasan. Ngayon, ang isa pang problema, nasama yung nanay ni Sara sa masayang malungkot. Pare-pareho nilang hindi nauunawaan na silang tatlo ay pinag-aharian ng planetang Uranus tsaka Pluto. Masayang malungkot. Kaya hindi natin mapipigil na doon sila magpapakasal at hindi natin mapipigil na malungkot yung nanay nila. Ang tanong, magiging successful ba? Magiging successful sila hanggat ganyan ang kanilang attitude, yung unique, kakaiba, tapos medyo kontra magulang. Bahagi na ng buhay nila yan. Yung numerology, magkakatugma sila, 4 at 26. Ganun din naman sa astrology. Katulad ng sinabi natin kay Ellen Adarna, siya isang Aries, maghanap siya ng kapwa niya, fire type na isang Leo or Sagittarius. Ganun-ganun ang nangyari kay Sara at Mateo. Isang Leo si Sara, natagpuan nila ang isang Aries, o isang Aries si Mateo, natagpuan niya ang isang Leo. Kaya silang
dalawa ay tugma at siguradong silang dalawa ay magiging maligaya regardless na laging may dilim sa kanilang buhay. Ayun naman pala. So, pero yung date na pinili nilang March 14, okay ba yung wedding date na yon? Magiging maganda rin ba yung future nila bilang mag-asawa? Yung March 14 po ay Pisces. Ang pumili po noon, most probably si Sarah. Kasi ang number ng Pisces, 7. Mystical number 7. 3 and 7 ang Pisces eh. Eh si Sarah po ay 25-7. Yun po ang nangyari doon. Kaya mas si Sarah, gustong gusto yun. Nagtatatalong pa yung pecha na yun. Dahil ang Pisces ay may planeta? Ang planeta po ng Pisces ay Neptune, the goddess of the seven seas. Malayo, seven seas, ibig sabihin po yung paglalakbay. Sinasabi lang seven seas yon, siya po ang Diyos-Diyosan ng paglalakbay. Kaya Van Voyage, para po doon yun eh, the goddess of the seven seas. Kasi nung araw, ang means of transportation, water, by water. Kaya pag maglalakbay ka, sasakay ka sa bangka o sa barko. Kaya ang Pisces ay may numero 7 na nag-aari si Neptune na Diyos-Diyosa ng paglalakbay sa malayong lugar. Kaya yun eh, tama. Pero malamang eh, nagtalo silang dalawa dahil ang 26 ay Earth type na numero. Siguro, kinukonsidera ni Mateo na para hindi ganong magalit ang magulang ni Sarah, dito na lang. Siyang malaking pagdidibate na abot dito. Mas most probably. Dahil dragon, mananaig yung kanya. Kasi tatapat sa tanong ni ma'am na Janice kung sino ang swerte. Ang swerte po ni Mateo na may numerong bitbit na numerong 8 na tinutumbasan ng malaswerteng jackpot na swerte. Si Sarah na po yun eh. Si Sarah ang swerte. Ang malang jackpot niyang numero. Okay. Ang malang jackpot niyang swerte, si Sarah na. Jackpot naman talaga siya kayo. Oo, naka-jackpot siya ron. Diba? Magaling na, maganda, mabait. Oo. Yun namang sayaw ni Sarah ngayon, na pinagkakaguluhan, tala. Ang spelling eh, pwedeng gawing tal. Oh, ano kinaunga? Oo, marami ngayong nag-trending eh. Nag-trending po yung tal at tala eh. Ang sayaw po ni Sarah ay sayaw ni Shiva, the god of the destroyer ng sa Hinduism. Yung mga padyak na yung mga ganun pa ay niyayanig niya yung mga lupa at daigdig. Akala ngayon ng mga netizen ay naepektuhan ng Taal Lake, ang Taal Volcano. Nang sayaw ni Sarah, yun ang pinagkakaguluhan eh. Pero ang totoo po, yung sayaw ni Sarah, the god na sayaw ni Shiva, the gods of destruction, ay sayaw na gusto ni Sarah na distract na yung pagiging masunurin. Hindi, yung kanyang matagal ng pagkakaalipin sa magulang. Mabait kasi siya, di ba? Mabait yung kaya simula nang magsayaw siya noon, congratulations po, Miss Sarah Hinori mo. Makakalaya ka na. Wala pong kaugnayan yung sa Taal Volcano eh. Yung po ay distraction ng lumang buhay niya. Okay. Kaya ngayon, yanda naman ng mga magulang, sorry pong madinig, simula ngayon, hindi na siya susunod. So mula nang natuto siyang sumayaw niyang tala-tala na yan, naging parang nagkaroon siya ng freedom. Freedom. Yun na yung declaration niya ng freedom. Giniba niya ang pader ng pag-uutos ng kaultura Pilipino na sinasako pa anak. Sa kasasayaw niya, nagiba ang pader. Matatandaan niyo sa Bible, the wall of Jericho ay nagiba sa pagitan ng mga pagpadyak. Pansinin niyo yung salitang tala, paagad nga ang nauni. Yun po yun, nag-iba niya na ang pader. Kaya siya po ay muli. Congratulations po, Miss Sarah Hilorimo. Sa tala dance mo ay nag-iba mo ang pader. Ang idadagdag ko lang, kailan niya nag-iba ang pader? Pansinin mo kung ano destiny number ni Sarah. 4. 2020 ngayon. Oh, tama ka. Ang ganda. Kaya lagi ko sinasabi, nasa timing yan. Kung si Sarah nagpapadyak nitong 2021, hindi niya magigiba. At kung siya na may nagpakasal nitong 2019, hindi niya magigiba. At ito pinakamaganda. Nagiba niya na magiging maligaya rin ang kanyang mga magulang sa
darating na panahon. Maunawaan din siya. Sana nga. Napakaganda ng timing ni Sarah sa tala at sa pagpapakasal niya at sa year 2020. Nag-eksakto lahat ang mga bituin upang maging maligaya si Sarah sa kanyang paglaya. Ayun na. Ayan na, sa mga fans si Sarah, yung mga popsters, iparating nyo yan kay Sarah. May kaugnayan pala yung tala dance na yun sa kanya. Sa buhay niya, wala sa Tal Volcano. At sa year 2020. Oh, ang ganda. Ayan. Ang ganda. Eksakto doon sa pag binilang 2020. Mo pa yung letra ng tala, 14. Kung tama. Naging 5 yun, hindi sisikat. Hindi niya kadugtong yun eh. Tama. Sa destiny number niya. Talas. Kasi baka tumalas yung bida ni Sarah. Oo. So anyway, ayan, may bonus tayo mamaya ha. Kasi since mabait ko sina Maestro at Senior Socrates, magbibigay sila mamaya ng readings nila sa nangyayari ngayon, di ba yung coronavirus and yung mga sunod-sunod na kalamidad. Pero bago yan, ito na si Isabel. Masagot yung tanong niya. Ano ba yan? Hi po, good morning po Maestro at Senior. Saan po swerte ang April 12, 1990? Hindi pa po ako pumapasa sa board exam ng teacher. Tries na po akong fail. Ayun. Alam mo po, ang zodiac sign na Aries, tatapating kita Isabela, ay hindi naman bagay sa mamasukan. Yan teacher po isang pamamasukan eh. Mm-hmm. Ikaw po ay pinapayuan magtayo ng kumpanya. Doon ka magtayo po bagay na bagay. Oh, magtayo ko na school. Okay. Ang unang paraan ng pagkakaroon ng malaking kumpanya ay isa mo ng maliit. Muli, ang bundok po ay binubuo ng mga maliliit na butin ng alikabok. Ang piramide sa Egypt ay binubuo ng mga tipak-tipak na bato. Hindi po yung biglaan. Kaya ang Aries na zodiac sign mo ay pinapayuan magsimula sa maliit na negosyo hanggang maging malaking kumpanya. Dahil po ang Aries ay pinag-aharian ng zodiac ng planetang Marte na ang translation, kung aalisin mo yung mga planeta at mga superstition, the goddess of war. Siya po ang dakilang Diyos-Diyosan na mananakop. Wala namang palasyo at kahari ang sasakupin sa panahon ngayon. Yun po ay tumutugma sa mga kumpanya. Malalaking kumpanya ang iyong sasakupin. Kaya wala namang palasyo at kahari yan. Doon para tumugma sa kaplara mo, itutok mo sa malaking ambisyon. Hindi po malaking ambisyon ang magturo. Yung pong pagtuturo ay bukasyon. Hindi po yun ambisyon. Kaya ang Aris, sino man sa lahat, ng taga-subaybay ng Bulgar, kailangan po meron kang isang direktang ambisyon. Kaya ambisyon po ang yung ano yun, hindi po pwede. Kaya ka po hindi makapasa, ang sabi ng kaparara mo, hindi naman bagay sa iyo ang bukasyon or profesyon. Ang bagay po sa iyo, ambisyon. Sana po maunawaan mo ang kaiba ng propasyon, bukasyon, at ambisyon. Yun po yun. So aim high. Idadagdag ko lang. Ang April 12, 1990, kung kukumputin mo, ay may destiny number na 4, 12, 6, 8. 8 ang destiny number niya. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tapos siya, tatlong take na exam. 12 ang birth date niya. Dapat pumasa na siya ng pangatlo. Dahil 1 plus 2, 3. Hindi nananaig sa kanya 3. Ang nananaig sa kanya, kalungkutan nung number na destiny niyang 8. Ang favorable number ng 8 ay 4. Dahil mag 4 plus 4, 8. Kaya sigurado, matapos mong malungkot at mag-take ka pa ng ika-apat na beses, papasa ka na. Oh. Dahil ang nananaig sa'yo ay 8. Ang swerte mong number ay 4. Kaso trace lang yata pwede, oh, di ba? Mag-aaral ulit. Ngayon, mag-aaral ka ulit. Mag-try ka ng ika-apat pa. Papasa ka na. Remedial ang tawag. Oh, remedial. Oh. Pagkatapos mong mag-remedial, 4. Take 4, pasado ka na. Mawawala na yung kalungkutan mo sa buhay. Iiral na yung magandang daladala ng number na 8. Oh, ayan na. May nagbigay ka na kayo ng advice. So, alam niyo na si Sinisya? Chan. Ano nga na? Chan. Si Miro masyado nagmamadali. Si Isabela Aldama, ayan. Oh, at tumutok ka uli hanggang sa Feb 14.
sumali ka sa aming date kay Maestro at kay Senyor kasi may lima kaming pipiliin para maka-face to face ang aming mga resident numerologists and astrologists. Malay mo, isa ka pa dyan sa mga mapili at mas marami ka pang tanong na gustong itanong sa kanila, pwede yan sa Feb 14 sa date kay Maestro at kay Senyor Socrates. Okay, si Ishan Sa. Ishan Sa. Ano ba? June 25, 1983, ang birthday niya. Magkakaroon po ba ako ng asawang di ako lolokohin? Yung tapat na lalaki. Naku, mukhang lagi pinapaasa to si Ishan. Lagi, mukhang laging nabibigo sa boyfriend. Oh, nakailang boyfriend? Babae pala yan. Pito. Pito. Bago matagpuan ng kaligayahan. Ha? Pitong, nakakapitong boyfriends muna siya. Para pa ano, senior? Eh, ganito po yung zodiac sign na 25 eh. Ay, zodiac sign na... ano ba? Nasa pagitan na naman nasa ng... panagitan na naman to ng Cancer Gemini eh. Hindi, Leo siguro yan. Leo... Leo Cancer. May to June. May to June. Tapos June to... Oh, pumasok ka sa... Pumasok, eto po, July, ano to, Leo. Papasok ng July yan. Leo, galing sa Cancer. Yun papasok po. Ng July, pa Leo. Oh, tama, Leo. Cancer, patungong Leo. Leo, okay. Ang zodiac sign mo ay pagkalito. Kasi po, papasok ang buwan, papasok ang araw sa pagitan po ng dalawa dahil ang ruling planet ng Cancer ay the moon. Ang so ang Leo naman ang ruling planet the sun. Parang nagdidilim liwanag. Ayun na nangyari sa love light mo. Nasa pagitan ng dalawang zodiac sign eh. Pero tanong niya magkakaroon daw ba siya ng asawa? Eh, ganito 'yan. Maestro, oh, ganito 'yan eh. Yung 25 mabait katulad ni Sara Ironimo. Dahil 2 plus 5 7. Yung destiny number niya ay sakto na naman 7. June 6 plus 25 plus 1983, 7 yun. Dalawang beses na siya 7. Plus isa pang 7 yung Cancer niya. Double, oh. Dahil sa sobra niyang bait, tama. Dahil sa sobra niyang bait, lagi siyang niloloko. Naalala mo pa ulit-ulit na ako, character is your destiny. Masarap siyang, hindi naman siya masarap loko eh. Dahil napakabait mo, madali. Tama, alam mo na ngayon ang susunod mong gagawin kapag umibig ka. Hindi ko naman sinasabi, maging walang iya ka naman. Kundi, huwag ka munang magpauto. Pag may nanliligaw sa'yo, pahirapan mo. Tama, yun. Huwag mong baitan. Ngayon, expand ni Senyor yung kinukwenta ko kaninang character is your destiny. Sobra kang mapaniwalaan, sobra kang weak, sobra kang mabait. Pinagsamantalaan ka ng mga lalaking mapagsamantala. Kaya ganito dapat mong gawin. Pakinggan natin si Senyor kung ito ano ang dapat gawin ng isang may weak number na 7 upang maging maligaya sa love life. Ito po, siyan ng payo at sa lahat ng mga nakikinigit, nanonood at sa lahat ng aming suki sa Bulgar. Napakasimpleng paraan lang po kung paano malalaman ng tapat na lalaki or babae. Ah, ito po ang gagawin nyo, simple-simple lang po. Hawakan nyo yung ulo. Sasalatin nyo pag nakahanap kayo ng medyo malalim o back o medyo lubak. Hindi po yun tapat. Naku, pagka po nakahanap kayo ng perfect baka ulo, ulo perfect, perfect bilugang ulo, tapat. Bilang isang katuwaan, pero seryosong bagay, sa mga kamukha mong mukhang nakaranas na ng maraming kabiguan, subukan mo yung latest boyfriend mo, hawakan mo. Pag may humbak, alam mo na yun, hindi tapat. At kung sakaling tapat ngayon, umasa kang lolokohin, hindi naman lolokohin, hindi makakaiwas yon sa tukso, bagamat ikaw pa rin ang mahal. Yang kasing usapang tapat, masyadong malalim yan eh. Maraming lalaki na isa lang talaga mahal nila na kapag loloko. Hindi naman yun ang kalokohan niya lang yun, hindi nga yun tapat eh. Kaya ikaw pa rin ang mahal. Kalokohan niya lang yung ibang babae, hindi yun ang tapat niya. Isa lang ang tapat ng mga lalaki. Kaya lang, pagbibintangan sila ng mga nasa zodiac sign na Cancer na hindi tapat. Kasi masyadong romantiko yung mga Cancer at saka yung 7, 25. Pinag-aharian ng buntalang Neptune na imagination. Neptune Moon. Moon Neptune. Ang Neptune Moon, imagination. Ini-imagine niya
pag nakikipag-araw tayo mister niya, malayo na nararating. Kaya dinadaya siya ng kanya imahinasyo. Kaya ang selos niya, napakalaki. Yun ang iwasan mo. Pero muli, para sa lahat, kapag almost perfect, ang bilog ng ulo, tapat yung lalaki o tapat yung babae. O, nakita nyo, yung po ay... So, mas madali palang malalaman kung kalbo. Kung tapat o hindi. Tsaka kung magaling sa akin, kang umawak. Hindi, ito daw si Maestro. Kasi magkapatid ko may siya bunso at ako medyo matanda, pang-apat. Hindi, siyempre, alam ni Maestro yung kasaysayan ko. Hindi ko lang malaman kung bibisto niya. O yan, salatin mo, Maestro. Ano ba masasalat ko? Meron! Ayun, meron! May humbak! Ayan. Nakita nyo, merong humbak. O, alam ni Maestro kasunod nun. Ito po kasi... Dito sa Bulgar, bilang tapatan po talaga kami. Hindi, malamang wala akong humbak. Hindi ko na sa Latin. Huwag mo sa Latin. Baka nanonood si Winnie Maylam. Madali lang, nakita nyo ba? Madali lang po. Yun po ay sa physiology ng mga tao. Phrenology, ulo. Pero physiology yun, physical na panghuhula. Maganda pala sa susunod, no, senyor? Yun naman yung mga babasahin natin, yung depende sa ulo, depende sa lunan, di ba? May mga... Ayun po yun, sa phrenology o physiology. Sa ilong, sa labi, sa mata. Nandyan yan sa ika-apat natin. Astrology kayo, pag-uusapan naman, ang mga nasa earth sign ng tapat, pero most probably, masarap makapag-asawa ng tapat, or yung sasabi lagi ni Maestro, family-oriented. Magloko man o hindi, family-oriented. Doon sa mga nasa Taurus. Ayun. Yeah. Ayan, abangan nyo po ah. Kung nagkaroon kami ng idea na sa susunod, eto namang mga, dati ang binabasa lang, numerology, astrology. Sa susunod, magkakaroon tayo ng portion na ganyan. Extra yung, lang po yun. Oo, ha. Iko-consider natin, malay nyo, magkaroon ng, pwede yung face reading, yung mga lunal, katulad nyan, yung sa ulo, yung sa parte ng katawan, nababasa rin pala mga personality sa ganyan. No? Maganda yan, maganda yan. Anyway, meron pa ba tayong mga comments ng mga nagtatanong bago tayo pumunta dun sa ating, ano, kay Ophel Rances Stewart. March 28, 1956 ang birthday niya. Okay na ba mag-open ako ng food franchise business this year? 1956. Oh, nagtatanong siya kung may ano ba, may swerte ba siya sa food franchise business. Yung ano ba, Aries. March 28, 1956. Ang zodiac sign na Aries ay muli malalaking negosyo. Ano ba yung ninenegosyo rito? Food franchise. Yung mga stall. Mag-o-open. Ibig sabihin ito, kukuha siya ng franchise. Ng Jollibee, food business. Oh. Ng kung ano man food franchise. Hindi natin alam. Or baka yung mga sa biglang tingin stall, po, sa biglang tingin ay negosyo yon. Pero yan po ay hindi totoong negosyo. Ang nagdi-negosyo na yung may-ari ng franchise na kukunan mo. Mm-hmm. Second timer lang yung middleman ka, ibig sabihin mo. Bibili ay hindi na yun ang totoong negosyo. Second lang yun, second choice lang. Parang negosyo din. Kung ganun man, ang ipinapayo sa'yo, kung meron ka din namang galing sa pagkain, magtayo ka ng sarili mo at yun ang ibebenta mong prangkisa. Yun ang totoong negosyo. Kasi yung pong pinapayo sa mga nasa Aris ay ambisyon, malalaking negosyo. Bagamat yan, may chance ang dalawa na ang prangkisa mo. Pero hindi, nakita mo, nakaasa ka doon sa original na prangkisa eh. Hindi yung totoong ambisyon eh. Dapat ang ambisyon mo, magtayo ka ng isang pangalang, Opel Food. Opel Foods. O naman yun. Ang ganda na pangalan eh. Dapat magkaroon siya ng sarili. Oh, sarili. Yun na ibebenta natin. Negosyo. Pero, senyor, may dadagdag lang ako. Swerte ba siya sa food business? Ganito yan, ganito. May dadagdag lang ako. Pansinin mo yung birth date niya, March 28. Anong sabi ni senyor? Mag-open ka ng sarili mo. Malaki ambisyon mo. Alam mo ba kung sino ang ka-birth date mo? Sino? Mag-ambisyon ka lang, ubod ng laki ng tagumpay mo. Sino yan? Sino? Sinong may... Si President Duterte. Yan ang birth date. Tama ba? Twinkle? Yan ang birth date ni Pangulong Duterte. Nag-ambisyon siya na yung pinakamalaki, maliit lang siya dahil mayor lang siya. Diba? Pero nakuha niya. Kaya ang mga may birth date ng March 28, dahil sun sila, 2 plus 8, 1, yung napakalaking tagumpay biglang darating sa buhay nila. Kaya ba't ka magpa-franchise kung hindi naman Jollibee yan?
dapat mag-franchise ka yung napakalaki. Dahil kung tama ang compute ko na si Pangulong Duterte ang ka-birth date mo sa ayaw at sa gusto mo, parang si Pangulong Duterte, lagi kong sinasabi sa iyo na ang kapalaran ay hindi mo yan matatakasan. Lalapitan ka ng mga minamagnet mong tao, lalapitan ka rin ng swerte. Kung tama yung pagtingin ko na ang March 28 ay ka-birth date mo si Pangulong Duterte, kahit may edad ka na ngayon, imagine kung ilang taon na si Pangulong Duterte, kaya mong makakuha o mamag yung isa pang napakalaking bigay sa'yo na kapalaran kasing laki ng nakuha ni Pangulong Duterte. Kaya magsarili ka ng negosyo kung yun ang pangarap mo, tiyak na makukuha pero, mo yun. Pero tama ba na food, sa food business siya pumasok? Pwede yan. Basta siya mangarap lang dahil yung swerte nga ay laging kaduktong ng iyong kapalaran. Sa ayaw at sa gusto mo, ibibigay sa'yo yun. Kahit, di ba sabi ni Pangulong Duterte, ang sino mang pumilit sa akin eh, papatayin ko ba? Ganun ba sabi kay Ramon Tulfo? Babarilin ko? Di ba? Pero ganun pa ma'am, pinagkaloob sa kanya ng kapalaran yun. Sa ayaw at sa gusto niya. Ganun din ang mangyayari kay ma'am, Steward. Kahit anong pangalan mo, ay tiyak na matutupad. Malalaking swerte na biglaan ang darating sa'yo. Ito to. Dahil yung Aris, ma'am Opelia, ay masculine type. Kailangan mo yung kamukha mismo. Tama po, kinopirma nung ating mga kasamaan doon sa likod na si President Duterte ay ka-birde mo, tama si Maestro. Muli, masculine type po yung Aris. Kaya babae ka, pinaka-best, bumili ka din ng motor. Malaking motor, big bike. Bagay sa'yo yun. Kaya dahil panlalaki yung hindi ka naman sinasabing boys, pero suswertein ka, ano man negosyo mo, kung maiksibuk mo, nakabaong ka lagi, formang-formang, parang lalaki. Ayun po. Ayan, okay. Okay na po ba kay Ms. Stewart? Ayan, kay Amira De Leon. October 11, 1979, okay po bang magnegosyo ng punerarya pag uwi ko? Nasa ba siya siguro OFW? Hanggat si Pangulong Duterte ang nakaupo. Joke lang. Sakto-sakto ang punerarya. Usok-usok po yun. Bakit niya nasabi dahil ba sa dami ng kalamidad o dahil sa dami ng natotokha? No comment tayo. Dahil nagjo-joke lang tayo. Hindi. Ang sinabi po ni Presidente, tandang-tanda ko, magnegosyo na kayo ng puninarya. Sa zona niya. Oo, oh, sa zona siya. Dalawang beses na yata. Mukhang nag-click. Ang... At saka yan ang negosyong walang tado kasi ang sigurado lang sa mundong ito ay mabuhay ka at mamatay. Tama ba? Tama. Diba? So, ayan, oh. Suswertein daw ba siya? Ito si Amira. Amira De Leon. Amira De Leon pala yan. Alam mo, bilang pagtatapat po sa'yo, puninaryo din pala gusto mo, o parang first choice mo, ang nagsasucces po sa mga negosyong puninarya ay mayroong connection sa polisya or militar. Kasi yun po ang ano. Kung sakaling wala ka namang connection sa polisya at militar, ang puninarya po kasi nagta-transfer ng patay patungo dun sa libingan. Transfer or transportation. Bagay po talaga yun sa mga air na libra. Air sign po yan libre. Air. Kaya pwede talaga sa'yo yun kasi transfer yun or transportation. Ibig sabihin nun, gumagalaw or paglilipat ng mga produkto o paninda. Ang tawag po doon ay air type na negosyo. Kaya pwede po yun na yung inegosyo. May dadagdag lang ako. Kung gusto mo talaga puninarya, dahil Venus, ang ruling planet ng mga Libra, sa'yo magmumula ang inobasyon ng napakagandang makeup. Kung paano mo papagandahin yung... Napatay. Doon ka magsasucces. Kung paano mo papagandahin makeupan yung patay o kung paano mo pagiging unique yung iyong kabaong. Yun ang tip para mas mabilis mong matugunan yung pangarap mo sa pagiging Venus ang iyong planeta. Okay yun na. Yung di ba parang syempre maraming puneraria pero yung meron kang sarili. Inubasyon. Alam mo, nalagyan mo ng tatong puso. So, wow, ang ganda naman ng gumawa nito. Yung patay. Unti-unti ka ngayon sisikat. Nasa iyo na kung paano mo lalagyan ng inubasyon yung pagpapaganda sa patay at sa kabaong. Okay, doon siya magtatagumpay. Patay na tapos magiging mukhang celebrity pa yung... Kung sino yung idol nila, magiging kamukha. Ganyan-ganyan nga dapat dahil ang planeta niya ay Venus. O, ayan. May tip ka doon, Miss Amira. Okay, ano naman tayo? Percival Mayano.
Ah, siguro ka, ano to, kamag-anak nung kaninang binasa natin si Miss Rose ba yun? So, August 28, 1978, ano pong hanap buhay ang pwede sa akin? No permanent job at single po. Ako. So, ayan, single pa siya. Ang totoo po yun eh, August 28, Virgo. Maswerte ba sa trabaho yung mga ganyan or nahihirapan? Ang Virgo po, umasa na kung sino man ang Virgo, pero siyempre kasama si Mr. Percival, ay hindi tumatagal sa trabaho. Kasi ang ruling planet si Mercury. Yun niya pong si Mercury ayon sa mga sa aral sa eskwela ang planet na pinakamaliit. Galaw ng galaw, walang tigil sa pagkislap, walang tigil sa paggalaw. Kaya wala rin tigil sa kalilipat ng mga trabaho. Hindi stable. Hindi stable. Oo. Eh, kaya siguro nagtatanong siya baka kailan siya magkaka-love life. Kung ngayon magnegosyo ka na lang. Ang negosyo mo ay Virgo, Earth type. Mga produkto ng bunga, ng halaman, or mga sakahan, domestic animal, at iba pang may kaugnayan sa lupa. Pwede po ba? Asan yung girlfriend ba? Nagtatanong siya, single daw siya. Ah, single. Ganito kasi ang mga Virgo, tsaka 28. No, pero dahil Earth type yan, kaya nakapirme. Tapos bakit 28? Sun ulit, katulad nung March 28. 2 plus 8? 10. 1. Ito ang sun na walang moon. 100% kung sisiguraduhin to. Ito yung sun na walang moon. Kaya wala siyang permanent job, wala rin siyang girlfriend. Wala sa buhay niya yung moon na magpapaligaya sa sun. Puro init. Tama, puro init, puro liwanag, walang gabi. Yan yung sinasabi natin nung laging may gabi ang buhay ng tao para magkaroon ng madaling araw. Napakasimple ng dapat mong gawin. Maghanap ka ng babae o ng kaibigan na may moon personality. Kapag nakita mo yon, magkakaroon ka na ng permanent job o kung di man job, magkakaroon ka ng mapapagkaabalahan sa buhay. Magkakaroon ka ng productive life. Magkakaroon ka ng maligayang pag-ibig dahil yung moon ay natagpuan ng isang sun. Kapag natagpuan ng sun ang moon ng buhay niya, ay doon na siya magsisimulang maging maligaya at productive. Sino-sino ang moon? Hanggat maaari, una muna sa zodiac sign, hanggat maaari kakompatible ng Virgo, Taurus, o kaya Capricorn, o kapwa mo Virgo. Sino-sino na may mga moon na dapat mong hanapin ang siyang ipapaliwanag ni Senyor? Ito po, tama po talaga yung kay Maestro para sa pinanganak sa mga Pechon 28. Pinag-aharian ng planetang Dasan. Sinabi sa Bible, sinabi ni God, gagawa ako ng araw. Nagtataka naman ang araw dahil mamayang konti, sinabi ni God, mamahinga ka. Gagawa ako ng buwan. Kayong dalawa, partner. Eh, walang partner to, single. Maghanap ka, tama si Maestro, ng buwan, moon. Dahil sinabi ni God, ang isang araw ay bubuuin ng isang buwan at ng isang sun at tatawagin silang isang araw, one day. Wala ka pang isang araw ngayon na kakalahati ang buhay mo eh. Kakalahati. Maghanap ka ng moon. Sino-sino ang moon? Ang zodiac sign na Cancer ay pinag-aharian ng moon. Yun, maghanap ka, the moon, sa zodiac sign na Cancer. At ang pangalawa, moon uli. Moon ang sinabi ni Maestro eh. Ang moon, nakita mo ba yung pag idinodrawing siya na mga alagad ng sining, hindi siya bilog. Kasi ang bilog ang dasan. Siya ay idinodrawing ng malasuklay. Malasuklay na buwan. Kaya malasuklay. Maghanap ka ngayon ng babae na ang kilay. Na ang kilay ay kilay ay malasuklay. Malasuklay. Oo. Wag kang kilay yan, hindi yung babaeng malabuan. Hindi, teka mamaya. Mamaya, babaeng malabuan. Yun muna tayo sa kilay. Ang kanyang kilay malasuklay. Ibig sabihin, wag kang pipili ng straight babae na straight, kung may konting gano'n ang kilay, hindi malasuklay. Ang madali lang suklay, parang suklay. Gano'n lang, hindi naka-arc. Naka-arc yun, naka-arc pababa. Huwag kang pipili nung hindi naka-art kasi hindi yun malasuklay. Huwag ka rin pipili na medyo baluktot. E paano kung yung mga babae ngayon nag-aahit na? E di kung ang ahit po, madali lang yun eh. Ang ganito pang patakaran sa kilay. Ang mga babae walang kilay, pagpapalayagad mabilis, airtight. Nawala ang kilay nila eh. Kasi natangay na ng hangin. Ang may kilay, kung mawala man at inuudino-drawing na, susundan po ng babae nagdo-drawing yung kilay na pag-anon. Yun ang ganyan susundin kasi malasuklay ang kanyang kilay. Hindi po siya magsusundan ng patuwid dahil mawawala yon dahil may konting buhok na natitira.
Kaya pag ganun agad ang kurbada. Ang mga taong cancer naman po, lahat ng tao may nunal. Natalakay na natin ito eh. Sa suso. Cerebro, oh. Ito po yan, cerebro. Yung marami pang tanong, basahin po. Masa, bubili po kayo ng aklat ni Maestro. Ang inyong kapalaran, ika-apat na aklat ni Maestro Honorio. Oo. Ang mga zodiac sign na cancer po, may nunal sa suso. Ano mang bahagi ng malapit sa suso? Sa gitna naman ay Leo. Oh, ano mang bahagi sa suso or malapit sa suso ay pinag-aharian ng buntalang cancer. Oy, ng zodiac sign na cancer. Kaya pinapahanap sa inyo, Maestro Moon, na cancer ang zodiac sign. Pero baka hindi pwede ito eh. Kasi suso yung masama agad yun. Pero kung magkaroon ka ng girlfriend, tingnan mo agad. Medyo mahirap. Ako mahirap ka ng girlfriend pala, maasin yun. Eh, single ka. Eh, ganito, pwede ganito. Pwede isuklay lang mo ng kilay. Sasuklay. Eh, ganito patakaran. Para madali ka. Single ka, hindi pwede yung... Tingnan si suso, hindi pwede yun. Pero lang, kung nakikipag-chat ka. Naku, sorry. Ganito, ganito na lang gawin natin, Percival. Tuturuan kita. At para din sa mga suki natin. Water type po yung cancer eh. Sa lakad. Pag naglalakad na parang soldado, nakatingin sa malayo, fire type. Aries, Leo, Sagittarius. Pagka lumalakad, iimbay-imbay, gagalaw-galaw, parang nagsasayaw, air type, air sign. Gemini, Aquarius, saka rin sa Libra. Yun namang air type, Capricorn, Virgo, tsaka Taurus, mabigat ang mga lakad nun eh, mabagal. Eh ano ngayon ang water sign, kasama yung cancer? Yun po, pag lumalakad, gumegewang. Mahirap pala uli. Gumegewang yun. Pero para makita mo ang kaibahan, kumuha ka ng timba, lagyan mo ng laman, lumakad ka, makikita mo yung tubig, gaganon-ganon. Yun po yung water. Ay ang lahat ng taong kung lumakad, parang gumegewang, yung weight pupunta rito, yung weight pupunta ron, sila po yung zodiac sign na cancer. At most probably, hindi manipis ang kanilang mga binte. Kasi para sa air type yun. O yun ang hanapin mo. Number one, hindi manipis ang binte. Huwag ka rin kukuha ng kulot ang buhok kasi fire type yun. Kaya nakakulot yun, nasunog eh. Nakita mo na. Ayun na. Ang daming tip ni sa inyo. Oo, madali lang matukoy ang water eh. Pero number one, kapag kaya na ikausap mo, ang lahat po ng cancer, very close sa mga kaibigan niya. Nakakapit, nakano. Hindi pa girlfriend, parang girlfriend na. Yun po, malalapit sila, masasarap silang kasama. At humahawak sa bewang at... Pag naglalakad ka, nakadikit. O yun. Clingy. Oo, tama. Kasi po eh, water. Kailangan nila sandalan eh. O yun. Kaya, baka kapag asawa ka, kailangan mo ang anak ng buwan. Yung dikit ba ng dikit siya? Bilugan mo ka nun eh. Mataba. Hindi payat. O yun. At sumali ka sa date kay Maestro, baka dito mo matagpuan yung iyong ano, forever. Diba? Ayun, iba na. Ayan. So, wala na ba tayong mga comments? Bonus na lang yung kanina sinasabi natin, yung sa mga nangyayari po, kasi maraming mga nagtatanong, para ano, magkaroon din sila ng idea ng mga nababasa nila sa inyong column sa Pahayagang Bulgar, kung nagbabasa sila araw-araw, bakit nangyayari po yung mga sunod-sunod na ano ngayon, kalamidad, may sunog sa Australia, pagputok ng Taal, yun, coronavirus. Ano po yung nakikita nyong kapalaran ng 2020? Sabi nila dahil sa January, February na ngayon, matitigil na ba yung mga masasamang nangyayari sa ating mundo? Ganito po yung patakaran sa gawin ng Quezon Province, sa Katagalugan, sa gawin ng Quezon Mountain. Doon po ang patakaran, di naman nila kailangan ng weather bureau saka mga magagaling na manghuhula. Ang mga unang araw sa bawat sa ang araw sa January ay nirerepresenta nila sa mga susunod na buong taon. Ganun lang po kasimple dun eh. Kapag kaumulan sa Enero, maulan sa buong panahon. Ganun na, kung mainit, mahirap umani. Eh ganito naman po ang patakaran. No? Sinasabing ang year 2020 ay pinag-aharian ng animal zodiac sign na darat. Ang rat po ay nagdadala ng pestilence or ano ba sa Tagalog yun? May peste. Na mga sakit. Kalamidad. Kalamidad dahil sa sakit. Nagkasakit ang mga tao. Pestilence eh. Siya po yung kabayo
kukumpara mo doon sa Apocalypse na nakasakay na andala naman ay mga karamdaman ng tao. Kasi ang darat po ay may dalang karamdaman. Kaya po sa biglang bugso ng year 2020 ay merong mga karamdaman agad na iniugnay nila sa darat. Sinisimbolo din ng the pest ng mga sakit. Peste po, sakit po eh. Eh ngayon, dahil sa pagiging metal naman ng darat, pansamantala lang po yan. Dahil hindi naman nagkakasakit ang metal eh. Kinakalawang yun, pero hindi ano. Ibig sabihin, sa pagpasok ng tagaraw, mawawala na yun. Pansamantala lang po yung novel coronavirus eh. Hindi yun po year long. Ganon din yung mga lahi niyan. May kamag-anak yun, SARS, tsaka kung ano-ano pa. Mga seasonal po ang tawag dyan eh. Kaya wag po kayong matakot. Seasonal lang po yan. Pagpasok ng tagaraw, wala na yun. Ngayon, oh, kaya hindi po yun. Hindi kasama yun sa anon, sa kadapat nating katakutan. Yun namang bus fire sa Australia, wala naman din kaugnayan kasi nung last year pa yun eh. The Pig ang nag-aari nung last year. Pumapasok pa lang ang darat. Sa ngayon, papatapos na po yung bus fire sa Australia dahil maganaw at nag-uulan. Hihinto na rin po yun. Ang mga terorista ay maaaring makaporma sa nakaraang mga taon na gapi sila eh. Kasi malalakas ang mga intelligence ng mga western side. Terorista po kasi sa Middle East ang sinasabi nila eh. May tinatawag ng mga cell-cell. Yung pong cell-cell na yun, yung po yung sinasabi sa daga. May mga butas, kuweba, lungga, ang dami. Ngayon po ay mas kahit di ganong kaganda ang balita, nagpapalakas ang mga terorista, nagbubuo po sila ng mga cell. Bagamat hindi pa naman yan, nagbubuo pa lang, hindi naman nangahulugan magtatagumpay sila. Dahil ang buong samahan ng mga nasyon ay nag-aayos din naman ang kanilang depensa. Kaya po ang nangyayari, kasama na rin dito, kahit galit na galit si Duterte sa Amerikano, hindi magagawang magkahiwalay dahil kailangan ng Amerika ang mga kamukha natin. Dahil ang laban ngayon ay hindi naman laban ng bawat bansa eh, ng Amerika versus Pilipinas eh. Laban ng buong mundo sa terorista. Kaya baliwala yung mga personal na away na ganun. Ganun po ba kami madadagdag si Maestro? Alalahanin po natin na ang 2020, lagi lang tayo sa numerology muna, ay may number na 4. Ang number na 4 ay bagamat Sun din ang kanyang ruling planet rin yung Uranus. Ibig sabihin, magulong, pag binasa niyo yung kasaysayan ni Uranus, magulong planeta o magulong mythology sa Greek mythology, yun po ay tunay na nangyayari. Mapapansin mo, natural lang na magiging magulo dahil ang number 4 ay extreme. Extreme na kaguluhan o extreme na kasaganaan. Ang nangyayari sa number 4 ngayon, dahil nga ang kanyang planeta ay Uranus at Sun, dahil kulimlim at hindi pa maaraw, lahat ng kaguluhan ay halos sabay-sabay na nagaganap. Mapapansin mo, ngayong panahon ng taglamig o hindi maaraw. Pero pagdating na dumating nito toong peak ng planetang Uranus-Sun na mangyayari sa March 21, gaganda na uli ang ating mundo. Mawawala na lahat yung mga coronavirus, taal, yung mga grass fire at iba't iba pang sakuna dahil nakaraan na yung madilim na bahagi ng 20,020. Darating yung napakaaliwalas na bahagi ng 20,020 pagpasok ng March 21. At least malapit-lapit na. Basta't na wala na yung maginaw, malamig na panahon, magiging tag-araw na. Kasabay nitong mamumulaklak at mamumungay mga halaman, gaganda na uli ang buhay at pati ekonomiya ng bansa. Okay, ayan. At sana nga, matapos na yan. Kasi parang itong January, sunod-sunod talaga, di ba? Kaya sabi na sana ngayong February naman, dahil buwan ng pag-ibig, sana ang mamayani ngayong buwan na to ay ang pagmamahalan. So sa mga susunod nating episodes, dahil patapos na tayo, mga exciting na love stories naman ng mga favorite love teams pa rin ang itatakal natin next episode. Pero, syempre, nandiyan ito ah, sa mga fans ni na Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Coco Martin, Julia Montes, at Yassi Pressman. Next episode po ng hashtag Celebrity BTS ng Bulgar, sila po yung mga babasahan ng kapalaran ni na Maestro at Senior Socrates. Bago po tayo
tapos gusto lang po nating basahin yung mga batiin, yung mga nakatutok sa atin tulad din na Justin Daguno, Jersey Sanchez, Mina Reyes, Candy De Ocampo, Rosel Yang, Miro Posadas, Twinkel Izquierdo, at saka yung mga may birthday, happy 7th birthday kay Jazz Aizel Barameda. At sa ating napakaganda si Ma'am Roselyn Siso na nag-birthday last January 31. Kahapon niya, diba? Happy birthday, Ma'am Rose, nandito siya ngayon. At muli, inaanyayahan po namin yung mga gusto pong makadate sina Maestro at Senior Socrates sa Feb 14. Sumali po kayo sa Valentine Day kina Maestro Honorio at Senior Socrates. Ito po yung ating mechanics. Ipadala lang ang inyong tanong tungkol sa inyong kapalaran kasama ang inyong birthday, syempre. Hindi na po kailangan birth certificate, basta maging anas lang po kayo sa birthday nyo. Huwag nyo pong dayain yung taon, ha? Kasi nakadepende po dyan yung kapalaran nyo. Baka kung ipinanganak kayo ng 1960, sabihin nyo pinanganak kayo ng 1980, magiging iba po yung kapalaran nyo noon. So maging anas po kayo sa birthday nyo. Guhit ng palad, isirox nyo po yung palad nyo. At saka po, yung pinaka-importante, ito po yung pagbabasehan namin sa pagpili. Kailangan po, leader kayo ng Bulgar. So, kailangan po makita namin na may selfie kayo ng newspaper katulad po nito. Ayan. Magpa-picture po kayo kasama ang newspaper, latest copy ng Bulgar. At ipadala niyo po yan sa datehonoriosocrates@gmail.com. Actually, mapabasa niyo rin po yan sa aming pahayagan. Bumili lang po kayo ng Bulgar para po sa mga nagtatanong ng mechanics. Hanapin niyo lang po ayan. Sa page 9, or nag-iba po yung page na hanapin nyo lang po yung coupon ng Valentine's Day kina Maestro Honorio at Senior Socrates Magnus para po malaman nyo kung paano yung pagsali at kung saan po mag-email. So ayan, wala na ba tayong mga shout-out? Yung mga taga-accounting department natin, sina Georgie, Tita Josie, Girlie, Candy Mitch. Ayan, naghihintay sila, batiin daw natin sila kasi mga suki sila ng hashtag celebrity BTS. Kayo po ba, Senyor, Maestro, meron po kayong mga gustong batiin ng mga fans nyo na nagbabasa ng karunungang lihim, panaginip, kapalaran ayon sa palad, forecast, numero, kapalaran ayon sa numero. Sige po, batiin nyo na po yung mga fans. Una po, maraming salamat sa dami nung nagbabasa. Magpapasalamat na lang po ako. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming mga column at sa pagiging suki ng Bulgar. Manatili po kayong bumabasa ng ating pahayagan dahil dito po sa Bulgar, makikita nyo naman malaki ang kaibahan sa ibang mga dyaryo. Meron ding mga hula sa kanila, meron ding ganito, pero tsamba-tsamba lang yun eh. Wala namang basihan. Hindi ka mukha dito, bago yung hula, may batayang pang-astrologya, numerology, at iba pang sangay ng mga fortune telling. Doon sa ibang dyaryo, hindi naman malaman kung bakit nila nasabi yun. Tsamba-tsamba lang, kahit mapanood kayo sa TV, yung mga manguhulang iniimbita doon, hindi naman sa kano, hindi mo malaman kung totoo o hindi. Maniniwala ka lang o hindi rin. Dito sa Bulgar, taon na po namin ginagawa na ang panguhula, mayroong basiyang pang-astrologya. Kahit check mo sa Google, makikita mo, yun na. Pero wala pa pong hindi pa po uso Yahoo at Google, ganito na rin po kami sa Bulgar. Yun na rin po ang sinusulat namin. Kaya muli, marami pong salamat sa mga fans at suki at taga-subaybay ng Bulgar. Manatili po kayong taga-subaybay namin at makakatyak po kayong marami kayong matutuhan dito sa aming dyaryo. Marami po salamat. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating column sa Bulgar, ganun din sa ating online Bulgar, at ganun din sa ating celebrity BTS. Lalong-lalo na po si Cecil Castillo, Mildred Rualo, at Eric Flores. Yan po ay mga taal na nating taga-subaybay o matagal na nating taga-subaybay. Maraming salamat po at muli, maligayang araw po at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sa mga followers po ng hashtag Celebrity BTS, mapapanood nyo po itong special edition nito hanggang sa February 15. So may dalawang episodes pa po tayo. Abangan nyo nga po yung katulad ng sinabi ko kanina. I-discuss po natin yung kapalaran ni na Catherine, Danielle, Coco Martin, Julia Montes at Yassi Pressman next episode. Then nakalign up din po si na Jenny Lynn,
Mercado, Dennis Trillo, Marian Rivera, Dingdong Dantes, at sino pa ba? Marami pa pong artista. Aga Mulak, nandiyan rin. Regine Velasquez, Ogie Alcasi. Okay, so for now po, magpapaalam po muna ang hashtag Celebrity BTS ng Bulgar. Ito pa rin po ang inyong attentionist na bumabati sa inyong lahat. Magandang hapon. At bago po pala makalimutan, yung aking classmate na nakatutok ngayon, si Rodolfo Narte. Lagi siyang nakikinig sa ating talakayan dahil interesado siya sa mga showbiz celebrities, pati si Jojo De Aro na lagi rin nagko-comment. At syempre, nandito pala ang ating pinakamagandang boss, si Madam Mila Siso, nanonood sa atin. Hindi ko napansin si Mamita. Hi, ma! Gusto niyo po mag-hello sa camera? Mahiyain po siya. Pero ayan po, ang buhay ng Bulgar, nakasalalay din po kay Mamita at kay Sir Ryan Siso na syempre hands-on sa ating pagsasara ng ating pahayagang Bulgar. Again, next week, abangan niyo po ulit kami Saturday, same time, 11 o'clock sa aming FB Live ng Bulgar, hashtag Celebrity BTS. Subaybayan niyo po ulit kami at tutukan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumabay at nakinig sa amin. Hanggang sa muli, bye-bye!